antibiotics, no? Common vet drugs are using sa clinic mo po, Doc. Tapos, route of administration and adverse effects. Adverse effects. Sige. Ano lang. So, antibiotics taong na enrofloxacin. Oxacin. Enrofloxacin. Na ay injectable ani. Pwede injectable IM lang din siya. Pwede sub-Q kung Baytril nga brand, pero other brands is IM lang. Specifically IM. So, ginagamit na mo sa during ka ng mga respiratory, gastrointestinal nga infections. Ana, sa hypod sa mga blood parasitism, anaplasma, Lyme. So, isa po siya sa drugs of choice. Tapos, pwede po siya sa livestock. Refloxacin, same gihapon nga uses respiratory and gastrointestinal, pero mostly small animal. Kay small dosage lang sa antibiotics. Pwede, isa sa pinakagamit, doxycycline. So, gamit kini siya usually blood parasitism number one, gold standard for ehrlichiosis. Same for anaplasma, Lyme. Baby siya. Usually blood parasitism. So, next na to. Antibiotics ka ni. Mga beta-lactam na mga antibiotics for mga minor lang mga surgeries. Amoxicillin and cefalexin. Take home na mo. Capsules for large breeds. And then, suspensions for small breeds. Mga minor surgeries or kanang mga minor na mga sa tawag ani ka ng mga samad-samad nga na basically, pero pwede po siya kung mga respiratory GI, pero since ay hang low cost mga ginagamit ko sa usually sa minor surgeries kala castrations. Tapos next na to is marbofloxacin, kani mas taas-taas na ng mga antibiotics if kana mga pneumonias medyo grabe-grabe na, mostly ginagamit naman sa respiratory and urinary tract infections. Kaya na siya for small animal. And then saka ba? Same procaine penzi and dihydrostreptomycin beta-lactam. Sige, hapon na siya. Pwede naman siya ginagamit sa large and sa small. Pero ang intended use is for large animal. Pwede na siya sa baboy. Mostly sa baboy. Tapos benzyl penicillin or Penzi. So, halos similar ni sila, pero anong ginagamit ko na mo is Penzi, pwede naman siya ihatag IV. Kaning iban, usually oral. Oral kini siya route, and then kaning is IM. So, sa mga unconscious na IV na kita, so, sa mga madali lang sa i-handle, pwede IM, and then kung mga take-homes, oral gin siya tanan. Okay. Antibiotics, so, kana siyang pinaka-common, i-add na lang nato ni anti-diarrheal na mga antibiotics. Anong i-add na lang po na po siya kay combined magod siya ng mga antibiotics. Dili pareha sa aning pure. Isahan lang. Kani is TMPS, may caulinpectin, both sila anti-diarrheal. So, kani, medyo potent na po ng mga antibiotics, TMPS. Caulinpectin is more protectant lang siya sa lining sa intestine. Then, neomycin. So, with electrolytes. So, mostly for diarrhea. Okay, so maulang to. Naapay mga wala na ako na kuanham. Pero, ang taon nun pa mag anti-parasitic sa taon. Anti-parasitic. Okay, anti-parasitic na to. Start to sa oral. Oral. So, oral, basically mga dewormers. Kinis lang anti-parasitic. Dewormer, so, pinaka-common. Praziquantel and levamisole. Kaya siya medyo budget friendly. Pero same sila until mentic helpings. So ang advantage lang aning isa na levamisole, appetite stimulant. So basically ginagamit mo ng levamisole sa large foot. Pwede po siya sa manok. Then praziquantel, pyrantel and fibantel. So kanya siya medyo expensive ng mga dewormers since tatlo siya ka-drug na combined. All-wormer, gihapon niya siya. Sa stored nematodes kasali.
And then isa po sa mga antiparasitic na to, kani oral din siya. Sa injectables na to, syempre pinaka-common ivermectin. Ectoparasiticide ni siya. So internal and external na parasites. Doramectin, same sila o since isa laman sila ka-family. Pinagkaiba lang, usually ivermectin, ihatag ko niya strictly subcutaneous. And then ang doramectin, pwede naman siya ihatag kung IM. Okay. Sa dosage, medyo kuan ang ginagamit naman sa dogs. 0.06 milligram per kilogram. Pero sa large, mas dali siya, mas basic. 1 ml per 33 kilogram sa pig, 1 ml per 50 kilogram sa ruminants. Okay, so kato, IM, and SC. Antay mga parasitics. And then, na-report sa atong mga spot ones, mga antiparasitics. Okay. So, spot ones, usually for dogs, na may 4 cuts pero out of stock pa sa karon. For dogs, kani is fipronil-based ni siya ng mga medicines. Fipronil, GABA antagonist na sila. So, medyo deep na ganyan mga kwan. And then, route niya, spot on lang mo siya. So, topical. Kani for, kani siya. Isa itong isa sa for cuts. So, kani is moxidectin at imidacloprid. Moxidectin, same food o family doramectin. Sa doramectin, insecticides. Kala lang, disadvantage ani, yeah, kung makita ni mo, puro roundworms ang iyahang target covered. So, wala siya coverage for cestodes or tapeworms. Except siguro, itong isa sa pinakabago, NGC. Next guard combo, esomeprazole ang ilahang active ingredient. So, pwede siya for cestode. Wala lang galing ko, direk kayo naubusan pa po niyo. Pero mas budget-friendly. Mas budget-friendly, oo. Kumpara sa next guard na combo. And then, kani siya ang mga spot-on, mga tablets. Pinaka-combo, next guard and Bravecto. Okay, afoxolanar and fluralanar. Medyo bago pa kumpara sa mga traditional. So, pero ang iyang mode of action is similar lang ito sa spot-on sa fipronil. GABA antagonist, gihapon sila. Kaya manotisin mo na yung mga side effects. Gito siya nga ka ng mga seizures and all. Sa mga next guard. Next guard, oo. So, sa pagkabalo na ko, taas siya ug ana nga rate sa US-UK. Kay grabe sila ka-saturated. Strictly every month, ginahatag nila ni every 3 months, ginahatag nila ni. Nama ko check claims nga 2 months, 3 months na pag-i-effect ang tambal. So, ginahulat to sa namo nga na kayo makita nga live ng mga parasite before ta magpatay ulit. To make sure nga wala na ginabilin nga medicine sa system. Kaya systemic sila ng mga antiparasitic. Okay. Akay yung ivermectin mag-iapon niya siya. So, okay. Ito na, covered na for antiparasitic. Antiemetic. Oo. Medyo gamay siya. Ginagamit lang ginamo is metoclopramide. Okay. So, kani ang route niya IM and IV. So, naapay mga preparations na pwede siya sub-Q. Pero mostly, since ginagamit mo natin sa patient na kanang medyo severe na IV, yun ito ginahantag para mas pass po. Problema, gastrokinetic mo na siya prokinetic. So, mag-stop ang imuhang vomiting, pero mag-move ang bowel. So, mag-diarrhea, mag-samot or mag-increase gamay ang diarrhea sa pasyente. So, maulan na iyang downside. Tapos, diuretics. So, pinaka-common po din, then pinaka-budget-oriented is furosemide, loop diuretics niya. And then, pwede naman siya ihatag IV. So, kadalasan mo sa mga patients nga manginahanglan ng furosemide, UTI, mga kidney failures, mga nga na, then makaihi mga na, mga ascites. So, IV nga po nato ginaagi para mas paspas po nangyayahan. So, pwede siya ihatag twice daily, 3 times daily, depende again sa sitwasyon or kuan sa need sa pasyente. Okay. Part pa siya sa anti-emetics. So, ano siya na-consider na anti-emetic? Ang tumperidone, una,
centrally acting din sa antiemetic, and then ang ranitidine H2 blocker. So maghina agad ang production sa acid sa tiyan, less ang movement, less po ang vomiting. So oral, although oral lang siya. Then kato is injectable po isa. Then vitamins na no? Okay, so pwede na ito iuna ng injectables, B-complex na vitamins. Route ani is IM. So B-complex wala dyan kayo makita ang IV na route. Siguro except na lang kung katong combined siya with electrolytes, so amino acids, dufalite o dextrolyte for example. Pero hindi siya pure na B-complex. And then ADE. Vito na ADE. Ang ADE, number one use kid ani niya is for breeding ruminants. Then adults. By B-complex, pwede gapon siya sa ruminants. Pero katong mga pre-ruminant pa, mga nagalili pa and all. Tapos, small animal, ginagamit gapon naman siya. Small animal for appetite stimulant. And then, kani, similar sila, B-complex gapon. So, ang siya pinagkaiba, similar lang gini sila sa content. Pero ang injectables mga good for mga admitted na mga patients. And then, oral is ginagamit na to for take-home medicines. So, kana, vitamin B-complex for appetite stimulant and nerve function. Kanang mga usually, kanang mga very old na mga pasyente, agig injury, no, depende sa ay mga gikan o sakit. Distemper, for example, like, magiging mga nerves, so pwede na to na ihatag. And then, kani, na-appel na naman siya iron. Extra, pinaka-common nga gamit is pigs. Pigs, piglets, oo, day 3, day 10. And then, supplements, kani, for maintenance ng mga supplements, multivitamins, amino acids, and zinc for immune system. Basically, gamit gina ni pampataas yung immune system. And then, similar po siya sa, kani, OB. So, intended use with ano niya is for pregnant. And lactating ng mga dogs. So, pero kung tanawin nimo with other vitamins, bisag unsa man yung vitamins sa market, halos similar din sa loob content. So, unsay nag-differentiate, unsay nag-differentiate kayo, isang concentration, and then gamay lang, for example, folic acid, which is for pregnant kini siya, and then wala kayo ni siya dali sa aban yung mga vitamins. So, other ng mga vitamins, kani example lang ni siya. Healthy coat, omega-3, omega-6, fatty acids, plus minerals, intended usually kana for coat, naapod tay healthy vision, pero intended gito for sa mata, and then kana na yung mga injury sa mata, sa mga old patients, naapod tay mga healthy liver. So, kani, isa lang akong kipakita, pero they can show varieties ng mga supplements. Pero basically, sa animal science mga good, wala sila nagagamit o kanang mga potent na mga medicines, mostly kanang mga supplements lang siya, omega-3, omega-6 na lang. Okay, tapos kato na lang man ata, nagdaghan pa po dito pero okay na. Okay. So, xylazine, so basically general aesthetic kini siya, pero very potent nga emetic sa cats. So kaya naapon may ingani. Hindi siya pwede sa dogs, kaya general anesthetic nyo siya sa dogs. Sa cats, grabe gini siya kapotent magpasuka. Sa dogs, usually ginagamit na ito ng emetic for first aid lang po is hydrogen peroxide, H2O2. Pero pang first aid lang siya in case nga ingestion o mga poison, mga chocolates, raisins, gana. So, kato na, ata.